Bago po tayo manalangin, ating pong buksan ang ating pong banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat ng Kolosas 3, may talatang 23. Ganito po ang sinasabi, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos na dakila sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa inyo pong kabutihan sa amin, sa inyo pong pag-iingat at paggabay. Aming dalangin po o Diyos sa aming punawang pong pakikinig ninyo pong salita na po'y gamitin niyo po si Brother Arian Pascua at nawa po'y bigyan mo siya ng karunungan, katilinuhan at lalong higit sa lahat ay ang pag-unawa po ng inyong salita. Pagpalain mo nawa siya o Diyos upang maging pagpapala din naman siya sa amin at gayon din sa mga tagapakinig. Ito po aming dinadalangin at pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po, mga minamahal po naming mga tagapagsubaybay, mga minamahal po naming kaibigan at sa mga katulad ko pong mga kabataan. Kamusta po kayong lahat? Nawa kayo po ay masaya rin na tayo po ay makapag-aral ng salita po ng atin pong Panginoon sa araw po na ito. So bago po tayo magsimula, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay panalangin. Iyoko po natin ang atin pong mga ulo. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming salamat na kami ay binigyan niyo muli ng pagkakataon na kami ay makapag-aral ng inyong mga banal na salita, mga pangako, mga paalala sa amin upang kami ay maging matatag habang kami ay naghihintay sa inyong ikalawang pagbabalik. Sa mga pagkakataong ito, hinihingi po namin ang inyong banal na espiritu na siya pong magpapaintindi, kakausap sa aming pong puso't isipan at aming pong maunawaan at mai-apply po sa aming pong buhay ang aming pong mapapag-aralan. Maraming salamat Panginoon sa pagdinig po ng aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa araw po na ito ay atin pong papag-aralan ang isa sa pinakamaganda pong mga pangako ng atin pong Panginoon. So ang pamagat po ng atin pong pag-aaralan sa araw na ito ay may pinamagatang pinagpala. Ang atin pong paksa ay patungkol sa atin pong pakikisangkot sa gawain ng Panginoon na may kagalakan mula sa atin pong mga puso. Mga kapatid,
Sino po ang masaya sa inyo ngayon? Ramdam po ba natin na tayo ay pinagpapala at naniniwala na si Kristo at ang kanyang mga anghel at ang gabay ng banal na Espiritu ay kasama natin sa pang-araw-araw po nating buhay? Kayo po ba ay naniniwala? Ang ating rin pong paksa ay punong-puno ng paalala at mga pangako ni Jesus sa mga nagpatuloy na maging halimbawa sa mga taong nakapaligid sa bawat isa po sa atin. Bawat isa po ay pinagkalooban ng Diyos ng mga talento at kakayahan kung paano magiging pagpapala sa iba. Nawa gawin natin ang ating bahagi na matuklasan ito at magamit natin sa gawain ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakakilala kung sino si Kristo sa kanila pong buhay. Ngayon, sino po ang pinakadakilang halimbawa sa lahat? Kayo po ba'y may idea na kung sino ito? Na siya po ay kinikilala, na siya po ang pinakadakilang halimbawa sa lahat po ng lahat, sa lahat po ng aspeto o kung paano makitungo at kung paano magbahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Siyempre, alam po natin yan kung sino. Si Jesus, tama po ba? May tanong, paano nakipag-usap at nakitungo si Jesus sa mga tao? Ang sabi po dito, siya ay nakipag-usap ng may kabanalan, kababaang loob, pagkaawa, payapa, may kagalakan mula sa kanyang puso. Mga minamahal kong mga kapatid, ito'y patunay na mismong si Jesus Christ ang unang gumawa kung paanong makitungo at magbahagi ng pag-ibig ng Ama sa mga tao. Ngayon, mga minamahal kong mga kapatid, gusto kong ipaalam o gusto ng Diyos na ipaalam at ibahagi kung ano yung siyam na pag-uugali na inilarawan ni Kristo na dapat ang lahat ay mayroon tayo. Ating basahin ang Mateo 5 verse 3 hanggang 11. Narito po ang sinasabi. Mapapalad ang may mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nangaghahapis sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mahabagin sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo'y inaalimura at kayo'y ipinag-uusig. Kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masasama na parang kasinungalingan dahil sa akin. Mga galak kayo at mangagsayang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Ang mga talatang nabanggit, mga minamahal kong mga kapatid, ay nagpapatunay na ang pangako ng Diyos sa mga tao na sumusunod at ipinapakita at hindi ikinakaila si Kristo sa iba. Magkaroon at nananampalataya sila na kapag ginawa nila ang mga bagay na ito, ay mayroong gantimpala na nagmumula sa atin pong Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, mayroong isang katanungan. Kayo po ba ay naniniwala na tayo, ako, ikaw, tayong lahat ay modernong disipulo? Ang sabi po ng Matthew 28, verse 19 to 20, ito po'y magandang balita sa bawat isa po sa atin. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad
Alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Mga minamahal kong mga kapatid, hanggang sa katapusan ng mundo, ito'y sinabi ng Diyos, no? Sa mga panahon po natin ay nakakaranas na tayo at nararamdaman na po natin na tayo ay nasa kahulihan na ng mundo. Ang ibig sabihin, ang Diyos pa rin ay nasa atin hanggang sa kasalukuyan. Hindi siya nagbago mula noon, ngayon, at magpakailanman. Siya po ay laging nariyan. No? Magalak po tayong lahat sapagkat tinatawag ng Panginoon at binibigyan tayo ng tungkulin. Maging ikaw ay guro, engineer, nurse, doktor, o maging ikaw man ay pastor. Mga minamahal kong mga kapatid, ano ka man sa ngayon, no? At ako, ano ka man sa ngayon, at anuman ako sa ngayon, tayong lahat ay kabahagi sa tungkuling ito, na ibalita at ituro ang nasimulang gawain ni Kristo dito po sa lupa. Mga minamahal kong mga kapatid, bago ko ituloy, habang ang inyong pong lingkod ay nagsasalita, naiisip nyo ba o kayo po ba ay nagagalak na kayo po ay nabigyan ng bahagi na maging o na maging kabahagi ng gawain po ng ating pong Panginoong Hesus? Yan po ang isang katanungan na ang inyo lang pong sarili ang makakasagot. Ang tanong, ang sabi po dito, ano po ang ilan sa mga bagay na binigay ni Hesus na ating katungkulan na dapat nating ganapin? Merong dalawa na ating papag-aralan na mula sa banal na kasulatan ng ating pong Panginoong Hesus. Una ay maging asin. No? Pamilyar po ba ang lahat sa asin? No? Pamilyar po ba kayong lahat? Ito ay may kinalaman sa ating pong mga sinasalita. No? Mga minamahal kong mga kapatid, ano ang kahalagahan ng asin at papaano nating iuugnay ito sa ating pong buhay? Ang asin po ay naglalagay at nagdadala ng lasa o sa ating sa ibang terminology, ito po ay pampalasa. Ginagamit rin ito upang tumagal ang isang pagkain at ito mga kapatid ay simbolo ng kabutihang dala natin sa mga taong nakapaligid po sa bawat isa sa atin. Uulitin ko mga minamahal kong mga kapatid, ang asin po ay may kinalaman sa atin pong mga o lumalabas sa atin pong mga bibig, kundi ang atin pong mga sinasalita. Sa atin pong pagpapatuloy, atin pong basahin ang Mateo 5 verse 13 to 16. No? Ang sabi po dito, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay nawalan ng alat, paano ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tabakan ng mga tao? Ang sabi po ng Mark 9 verse 50, mabuti ang asin, datapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Taglayan ninyo sa inyong sarili ang asin, at kayo'y magkakaroon ng kapayapaan, saan po? Sa bawat isa o sa isa't isa. Ang sabi po ng Colossians 4 verse 4 and 6, mga minamahal ko mga kapatid, bago ko basahin ito, dumating na ba sa punto ninyo na kayo po ay nakasakit na ng iba sa pamamagitan po ng atin pong pananalita? Isipin po natin kung kailan po yung una at sana naman hindi na po naulit, kailan po yung panahon na kayo po ay nakasakit sa ating kapwa sa pamamagitan po ng atin pong pananalita, hindi nagustuhan ng atin pong napagsabihan, kaya naman naroon ang kanya pong sakit ng loob. Alam niyo mga kapatid, sa aking buhay, marami akong karanasan na ganyan. Subalit, sa madalit sabi, ay napagsisihan na ng inyo pong lingkod. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang message po nito ay maging mapagmatsyag tayo sa lahat po ng atin pong sinasabi.
sapagkat ang asin po ay simbolo ng atin pong daladalang mensahe sa mga taong nakapaligid po sa atin. Ang sabi po ng Colossians 3 verse 16 to 17, manahan nawang sagana sa inyong mga salita ni Kristo ayon sa buong karunungan, kayo'y mangagturuan at mangagpapaalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong mga biyaya sa inyong mga puso sa Diyos. At ang anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng atin pong Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Mga minamahal ko mga kapatid, ang mensaheng ito ay talagang sobrang nagpapaalala sa atin, no? Kahit sa kunting pagbigkas ng ating pong mga bigkas na hindi po karapat-dapat sa kapwa nating tao, may kasiguraduhan na ang binigkas nating iyan ay hindi rin po karapat-dapat. Kanino po? Sa atin pong Panginoon. Nawa ang bawat isa ay ginagawa natin ang lahat o sinasalita natin ang lahat ng katanggap-tanggap sa atin pong Panginoon at maging pagpapala rin naman tayo sa iba. Pangalawa, ano po yung una? Maging asin tayo ng sanlibutan sa pamamagitan po ng atin pong pananalita. Okay? Pangalawa, tayo po'y maging ano? Maging isang liwanag. Ito po ay may kinalaman sa atin pong ginagawa araw-araw. Ano po ang kahalagaan ng isang liwanag? Meron po akong isang ilustrasyon mga kapatid. Kayo po ba ay naglakad na ng madilim sa gabi? Tila ba wala kayong dalang ilaw man lang, wala kayong dalang flashlight, wala ni isa kayong pampaliwanag sa atin pong mga daanan. Di ba ang hirap? Ang hirap maglakad na nag-iisa. Ang hirap maglakad lalo't higit na pag madilim. Mga minamahal ko mga kapatid, ang kahalagahan po ng liwanag ay makita po natin, no? Makita po natin yung atin pong daraanan. Ang liwanag po ay tumutulak ng dilim sa madilim na bahagi hanggang sa maliwanag na maliwanagan ang lahat. Yan po ang kahalagahan po ng liwanag na meron tayo. Ngayon mga kapatid, kung i-relate po natin sa atin pong buhay, na kapag tayo po ay nabigyan ng Panginoon ng liwanag na, atin, na maaari po nating maibahagi sa iba, hindi po natin alam na nakikita ng iba yung pag-uugali natin o yung light na nakuha natin sa ating pong Panginoon. Maaari tayong maaari tayong makadala ng liwanag din doon sa mga tao na hindi pa kilala si Kristo. Makita yung kapag kanilang nakita ang liwanag o ugali ni Kristo sa ating buhay, ay maaari din po silang ma-impluwensyahan at i-glorify po nila ang ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Mateo 5 verse 14 to 16, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na nagtatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan kundi sa talagang lalagyan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luluhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Yan po ay isang pangako o isang paalala po ng ating pong Panginoon, no? O kay sarap at kay inam na tayo pong mga tao, bagaman tayo po ay makasalanan, patuloy pa rin po tayong binigyan ng Diyos ng pribileyo na tayo ay maging daan o maging daluyan ng kanya pong pag-ibig sa pamamagitan po ng atin pong pagiging isang ilaw sa mga taong nakapaligid po sa atin. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi po ng unang Pedro, talatang 2, kapitulo 2, talatang 12, ito po ang sinasabi, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyo tulad na nagsisigawa ng masama dahil sa inyong mabubuting gawa na kanila pong nakikita ay purihin nila ang Diyos
sa araw po ng pagdalaw. Yan mga kapatid ang salita ng Diyos na kailanman ito ay hindi mababago. Ang aming minamahal kong mga kapatid, ano po ang pakiramdam ninyo na bagaman tayo ay makasalanan, tayo po ay binigyan ng Diyos na maging liwanag, no, sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang sabi po ng Colossians 3 verse 12 to 13, mangagbihis nga kayo ng gayang ng hinirang ng Diyos na mga banal at minamahal na isang pusong mahabagin ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuhan at ng pagpapahinuhod. Mangagtiisan kayo sa isa't isa, mangagpatawaran kayo sa isa't isa, kung ang sinuman ay magsumbong laban kaninuman, na kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon ding naman ang inyong gawin. Mga minamahal ko mga kapatid, kayo po ba ay naniniwala na ang kasalanang hindi napapatawad ay yung hindi mo sinasabi doon sa nagkasala sa'yo? Tama po ba? Tulad na lang nito mga kapatid, nung ako po ay high school, ito ay hindi ko rin po makakalimutan sa akin pong, samantalang ako po ay nasa aming pong tahanan, nakagalitan ko po ang akin pong kapatid. Sabi ko sa kanya, nagtampo ako sa iyo, sabi ko sa kanya. Kasi madalas po kasi po yung sumunod po sa akin na kapatid ko ay hindi po yun nagpapaalam kapag manghihiram po ng gamit. Minsan nakikita ko na lamang sa kanya, suot-suot niya na, gamit-gamit niya na yung gamit ko dati. Alam niyo mga kapatid, sabi ko, darating ang panahon ay bibigyan ko ito ng leksyon. Hindi ko yung sinasabi sa kanya. Siguro ay noong mga panahon na yon ay tinatimingan ko lang yung kapatid ko na maitama ko yung mga pagkakamali niya. Pero ako ay gigil na parang gusto kong saktan yung kapatid ko na ito na tila ba ay paulit-ulit niya itong ginagawa at paulit-ulit din akong parang gusto ko na siyang bigyan po ng leksyon. Dumating yung point na ako po ay humingi ng tawad sa kanya. Alam mo ang kapatid, sabi ko sa kanya, kapatid, ako ay hindi ko nagugustuhan yung iyong mga ginagawa na ikaw ay kumukuha ng aking gamit at tila ba sinusuot mo ito. Minsan pa ay ipinapahiram mo din sa iba. Alam niyo mga kapatid, ang saya ko nung mga panahon na iyan. No? Kaysa sarap pala sabihin yung sa halip na nasaktan mo o sa halip na pag-isipan mo ng masama, sa halip na gusto mong saktan yung kapatid mo ay ipasa Diyos mo na lamang, no? Pagkatapos nun mga kapatid, sabi ko sa kanya, pinayuhan ko siya, ay nawa hindi na maulit, magpaalam ka na sa akin at handa naman ako magpahiram sa iyo. Kaya after that, nanalangin po kaming dalawa, kaya yon ay habang kaya hindi na siya magsusuot ng gamit ko kapag hindi na rin ho siya nagpapaalam sa akin. Yan. Kaya ang pagpapatawad mga minamahal kong mga kapatid ay sobrang napakahalaga sa atin pong mga Kristiyano. Ang sabi po ng Galatians 6 verse 9, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung tayo po ay hindi manghihimagod. Mga minamahal kong mga kapatid, dahil tayo po ay naging kabahagi ng gawain po ng Panginoon, no? Huwag nawa tayong mapagod dahil may pangako po ang Panginoon sa mga darating na panahon, no? Lagi po nating tatandaan, hindi man mapahalagahan ng ibang tao ang mga bagay na ginagawa nating mabubuti sa kanila, ay meron pong isa na nakaka-appreciate o nagpapahalaga ng mga bagay na ito kundi pong atin pong Panginoon. Minsan, nagtatampo tayo na kapag hindi na-appreciate ng isang tao yung ginawa nating effort, nagtatampo na tayo, nagagalit na tayo, nagtatanim na po tayo ng sakit ng loob. Pero tatandaan po natin na mayroong isang Diyos o andyan si Jesus Christ na handang i-appreciate ang lahat po ng mga bagay na ito. Ang sabi po ng Colossians 3 verse 23, anuman po ang inyong ginagawa,
ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Mga minamahal ko mga kapatid, ating pong sundan yung ginawa po ni Jesus Christ dito sa lupa. Siya po ay nagpagaling, nagpalayas ng mga demonyo at nagpagaling o nagpamulat o nagpagaling ng mga bulag o nagpakita ng mga bulag, no? Alam niyo mga kapatid, ginawa niya 'yon nang walang bayad. Bakit hindi nating subukan na tayo ay gagawa ng masaya para sa Panginoon at hindi po tayo hihingi ng bayad doon sa taong ginawa natin? Yamang inyong nalalaman ang sabi po ng verse 24, na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang ganting mana sapagkat naglilingkod kayo sa Panginoong Hesukristo. Sino po ang pinaglilingkuran natin kapag tayo po ay gumagawa ng mabuti? Hindi po yung taong pinaglilingkuran natin, kundi po si Jesus Christ. Bakit po kaya? Dahil mahal natin si Jesus at kilala niya sa ating buhay, kaya ating ibinabahagi siya at ibinabahagi natin yung mga biyayang natanggap natin sa iba. Ang sabi po ng John 15 verse 8, sa ganito'y niluluwalhati ang aking ama na kayo'y magsipagbunga ng marami at gayon kayo'y magiging aking mga alagad. Mga minamahal ko mga kapatid, gawin natin yung bahagi natin para tayo'y maging epektibong mga anak ni Jesus. Sabi ng aklat ng Santiago, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya nga may minamahal ko mga kapatid, ang gusto kong sabihin o gustong sabihin ng Panginoon, upang tayo ay magbunga, upang tayo ay umani rin at makatanggap ng gantimpala mula sa kay Kristo, ay gawin rin natin yung bahagi o tungkulin na ibinigay po ng atin pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang sabi po ng Galatians 5 verse 16 to 18, gusto ko pong, nais ko po lamang linawin ang bawat isa sa atin kung ano ang maaring mangyari kapag wala ang banal na Espiritu at tila ba ito ay namumuhay na sa atin po. Kung wala po ang banal na Espiritu sa atin, ano po kaya yung posibilidad na mangyari? No? Ang sabi dito, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay. No? Inyong patnubay, at hindi kayo magiging alipin ng hilig sa laman. Sapagkat ang nanga sa laman laban sa kalooban ng Espiritu, ang kalooban ng Espiritu laban sa mga nasa laman, naulit po, laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim po ng kautusan. Okay? Ang sabi po ng 19, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman. Ito po yon. Kung wala po ang banal na Espiritu sa atin, hindi po nating magawang gumawa ng mabuti. Ito po yung lagi po nating ginagawa. Unang-una, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapo sa isa't isa, pag-away-away, pagsiselos, pagkagalit sa kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabaha-bahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan at iba pang katulad nito, muli kong binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi saan? Sa kaarian po ng Diyos. Nawa inyo pong narinig at inyo pong napagbulay-bulayan. Nanawa na inyo po itong narinig ay tulungan natin po yung atin pong sarili sa tulong ng Holy Spirit na wag na po natin gawin ito. Kaya po ang paalala po sa atin, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang nanga sa ibabaw ng lupa, pakikiapid, karumihan at mga masasamang peta, masasamang nasa, kasakiman na iya'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Mga minamahal kong mga kapatid, subalit may pangako ang atin pong dakilang Panginoon na ibubuhos niya ang kanya pong banal na Espiritu at magawa po natin yung kanya pong kalooban. Ang sabi po ng Galatians 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Mga minamahal ko mga kapatid, hindi po natin kayang labanan ang ating sarili mula sa masasamang nasa. Inggit at galit sa ating pong mga puso kung wala ang banal na Espiritu
na patuloy na ipinagkakaloob ng ating pong Panginoon. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ano ang dapat po nating gawin? Ask the Holy Spirit every day. Gusto mo bang maging matiwasay ang inyong buhay kasama ni Jesus? Hingin po natin ang Holy Spirit o ang Banal na Espiritu sa Kanya araw-araw. At ito po'y ating tanggapin bukal sa ating pong mga puso na isagawa ng may kababaang loob at pagkilala sa nagbigay po sa atin. Bilang pagpapatuloy mga kapatid, kamusta po ang inyong pong pakikinig? Nawa ang inyong pong mga napakinggan ay tumimo. Tulungan natin na ulit-ulitin po nating balikan ang mga pangako, mga paalala ng ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Juan 8, talatang 12, muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo, sinasabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad muli saan? Sa kadiliman." Mangyayari ang mga bagay na ito na gusto nating gawin para sa Panginoon kung atin pong tatanggapin at si ating pagbubuksan ng ating pong mga puso, kilalanin siya bilang pinagmulan ng liwanag na meron tayo ngayon at magpasakop sa Kanya. Upang ihanda tayo na tanggapin ang liwanag na ito na makita ng iba at kanila pong luluhatiin ang Ama na nasa langit. Ang sabi po ng sulat po ni Mrs. Ellen G. White, "A Christian reveals through humility by showing the gentleness of Christ, by being always ready to help others, by speaking kind words, and performing unselfish acts which elevate and ennoble the most sacred message that has come to our world." Mga minamahal ko mga kapatid, hindi man tayo magaling mag-preach, hindi man tayo magaling magsalita tungkol sa salita ng Diyos, pero kung nakikita mismo sa atin pong mga sarili, ang atin pong mga sinasalita o ating naririnig mula sa Biblia, ay ito po ay isa sa pinakamagandang message sa lahat po ng nakakakita po sa atin. No? Christ-like character. Ang atin pong Panginoong Hesus po talaga ay punong-puno ng pagmamahal. Sapagkat tayo ay binigyan niya ng karapatan, katungkulan, prebileyo na maging daluyan din naman ng pagmamahal sa iba, ng pagmamahal mula sa kanya sa pamamagitan natin, no? Sa ating pong pananalita, paggawa na maging pagpapala sa lahat ng nakakasalamuhan natin sa ating pong paligid. Mga minamahal kong mga kapatid, bago po ako magtapos, no? Bago po ako magtapos, subukan po nating ito'y simulan po sa atin pong mga tahanan. Sa mga katulad kong mga kabataan, huwag nawa tayong maging sakit sa ulo ng atin pong mga magulang. O kaya naman ang atin pong mga magulang din ay magsimula sa inyo. Sapagkat kung ano po ang nakikita po ng atin pong mga anak o ng inyo pong mga anak, ay ganun din po ang kanila pong gagawin kapag sila po ay lumaki. No? Kaya naman, makita nawa sa ilaw at haligi ng tahanan ang dalawang tungkulin ito upang kayo'y tularan ng inyo pong mga anak at madala nila paglaki nila. No? O kay sarap isipin at pagmasdan na magkaroon ang ating tahanan ng simple, masaya at namumuhay kasama po ni Jesus. At makita ng iba na may Kristo sa tahanan ito at maaari silang maging tulad din natin. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ano po ang paalala ng Kawikaan 22 verse 6? Ituro sa mga bata ang daang dapat nilang lakaran at huwag sa paglaki di nila ito malilimutan. Ito ang paalala na hindi lamang po sa magulang, lalong-lalo na sa mga katulad kong mga kabataan na papasok sa isang pamilya sa tama pong panahon. Bilang konklusyon o bilang pagtatapos, mga minamahal kong mga kapatid, ang asin at liwanag na ipinagkaloob ni Jesus sa bawat isa sa atin ay simbolo ng atin pong tungkulin na dapat gampanan habang tayo ay nabubuhay. No? Mamuhay ng mayroong pag-uugali ni Kristo, na mayroong kalinisan ng atin pong mga puso,
kababaang loob, pagpapakita ng malasakit sa kapwa, manguna sa kapayapaan at maging pagpapala sa iba. Ang tanong, mga minamahal ko mga kapatid, mahal mo ba si Jesus? Mahal mo ba? Kainam na atin siyang ibahagi sa iba. Ang sabi po ng Exodo 4, verse 12, ngayon nga'y yumaon ka at ako'y sasa iyong bibig at ituturo ko sa iyo ang anumang iyong sasalitain. Ito ang pangako ng Diyos, kaya mga minamahal kong mga kapatid, huwag kayong matakot, huwag kayong mahiya na ibahagi si Kristo sa iba. Dahil meron siyang pangako sa atin doon sa langit na bayan. Kaya ang hamon mga minamahal kong mga kapatid, nang inyo pong marinig ang balitang ito, dumating nawa sa inyo pong tahanan, no? Ang banal na espiritu na sa pamamagitan ng gabay ng banal na espiritu ay makapagbahagi tayo ng pag-ibig ni Jesus, no? At patuloy na tayo ay maging asin at maging ilaw ng sanlibutan ito. At tayo sama-samang gagawa sa dakilang gawain ng Panginoon at tayong lahat ay magkakasama sa ipinangakong bayan at buhay na walang hanggan. Sa langit, sa pamamagitan ng dakilang pag-ibig ni Jesus, matatanggap natin ito sa atin pong buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang hamon, kapag mahal natin si Jesus sa atin pong buhay, huwag nawa natin siyang ikahiya at patuloy po nating ibahagi ang kanyang kabutihang natanggap natin sa kanya sa mga taong nakapaligid po sa atin. Ito po ang akin pong dalangin. Mga minamahal kong mga kapatid,
Ang mensahe po ng awit ay nagpapaalala na ang Diyos po ay may paanyaya sa atin, na tayo ay maging kabahagi ng Kanya pong gawain, na ito na yung panahon na gawin na natin ang kalooban niya at ipakilala at ibahagi ang Kanyang pag-ibig sa iba habang tayo po ay nabubuhay pa. Dahil kapag ang ating buhay ay lumipas na, hindi na natin magawang siya ay paglingkuran, sapagkat siya ay mayroong pangako sa bawat isa sa atin. Ang langit na bayan na nakahanda na, na ibibigay sa atin ni Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat, salamat sapagkat kami ay binigyan niyo ng isang pribileyo na maging kabahagi ng inyo pong banal na gawain. Maging ilaw at asin ng sanlibutang ito upang sa ganon ay mag-glorify nila na may Diyos na may akda ng aming pong buhay, na may akda ng aming pong pag-ibig, at may akda ng aming pong mga gagawin sa inyo pong banal na kalooban. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay patuloy niyo pong binibigyan ng lakas. Binibigyan niyo kami ng patuloy na development ng aming pong mga talento at kakayahan, upang sa ganon kami ay patuloy ding magpagamit ng bukal sa aming pong puso sa inyo pong ministry. Now, O Diyos, ang pagpapala ng langit ang amin pong maranasan araw-araw sa matamis na pangalan na Jesus.